Magandang gabi mga sir, madam, mga boss. Ito, nagbababad po ako ng dahon ngayong gabi. So, ibababad ko po siya ngayon. Pero bukas ko pa ito itatanim ng umaga. Umaga ko pa itatanim ito. Yeah, ibababad ko lang ng ganyan. 30 minutes or 1 hour lang na ganyan. Pero mga 30 minutes lang ito. Taglit lang. Tapos bukas ko itatanim ng umaga ito. Tatanim ako ngayon kasi tatry ko nga kasi mainit ang panahon. Kaya nagbabad lang muna ako ng 1,000 na putol na dahon. Yung mga pinutol na dahon. Ito. So pwede kayo magbabad ng gabi. Kahit bukas yun na itanim. Ayan. So pwede kayo magbabad kahit gabi. Kaya po mga 1 hour o 30 minutes iahon niya sa tubig. At itabi nyo dito, itabi nyo sa ano, sa lupa. Yan, para bukas handa na siyang itanim. Kung medyo natuyuan siya ng konti, sabuyan nyo na ng tubig o diligan nyo lang yung dahon kung medyo natuyuan siya ng konti. Yan. Ito. Kung po ay nagbababad ngayon, lubog-lubog siya sa tubig. Minutes lang ito. 1 hour. Hindi ko lalo ako sa pagtatanim ngayon sa mainit. Kung magtatanim po kayo ngayon, magtatanim po kayo bukas, yun ang kinamagahan. Pagka bago kayo magtanim, diligan nyo muna yung lupa para lumambig yung lupa. Para basang-basa yung lupa. Tapos, pag natapos yung nagtanim, kinubukasan nun araw-araw ng pagdidilig sa ibabaw ng plastic. Sa ibabaw ng plastic yung pagtatanim para yung paligid niya lumabig at hindi masyadong mag-init yung ating substrate. Kasi pag na masyadong nag-init yung substrate, maluluto yung binhi pati itong ating substrate na dahon. Ang tutubo doon ay coprinus, yung kabuting aso. Pero bago yung pag sobrang init po yung tanim ninyo sa loob ng 5 days o may nakita na kayong mga pinheads sa loob ng 6 days, magpasingaw na kayo sa taas yung mga pinagdugtungan ng plastic. Doon lang kayo magpasingaw. Ibukay nyo lang ng maliit, konti, maliit lang, gawin lang kayo ng maliit, ibukay nyo lang ng maliit. Pasingaw kayo mga tanghali hanggang mga 4 p.m. Yan. Yung pagdidilig po ay tuwing umaga lang po, mga 6 a.m. to 7 a.m. Kasi pag nagdilig kayo ng tanghali, yung singaw ng lupa, ng init ng lupa, ay mapupunta sa loob ng substrate. Baka maluto rin yung binheads o yung binhi natin. Yan, yung mga sapot niya, baka maluto, baka sobrang magsapot. Ang mangyayari doon ang sapo niya, magtawag doon ay parang bulak yung kanyang parang bulak ang mangyayari doon, hindi magtutubo yun. Yan. Kasi sobrang init po ngayon, alam niyo na. Ay, tapos yung tanim lang po natin ay mababa lang po siya, nasa may isang dangkal lang yung ating kataas ng ating tanim ngayon. Kasi sa sobrang init, yung ating may serum ng binhi natin, yung pinhins, mumaba pa sa lupa. Ayan, mumaba pa sa lupa. Kaya kailangan medyo mababa yung tanim natin kasi mainit. Tapos yung haba niya ay tama na yung mga 5 feet ang haba lang. Hindi pwedeng mahahabang tanim ngayon kasi pag mahaba yung tanim ninyo, mas lalong kukuha siya ng init noon. Mas lalo siya mag-iinit. Magpupunta ng init yun pag sobrang haba. Kailangan sakto lang yung haba niya. Mga 1.5 yards. Yan, o 5 feet. Mga 5 feet lang. Tama na yan. Sakto lang yan. Yan. Tapos pag maglalagay po kayo ng takip sa ng halimbawa, naarawan yung tanim ninyo. Naarawan yung tanim, Pag sobrang kapal yung nilagay nyo pang takip dun sa babaw, hindi rin pwedeng sobrang kapal.
Kasi mas lalong magmumoist yun ang mangyayari doon. Yung ating substrate magiging sobrang basa siya. Mas maganda pag alam yung magdidilib na o mga alas 6 o kasi pag palubog na yung araw, pwede yung tanggalin yung mga nilagay yung mga dahon-dahon sa ibabaw ng yung tanim. Para yung tanim natin ay makahinga po siya. Makahinga. Makahinga po yung tanim natin. Tapos sa umaga, ibalik nyo na. Pagkatapos yung magdilig, ibalik nyo na ulit yung ano, yung nilagay yung takip na mga dahon-dahon sa ibabaw ng substrate. Para hindi na siya masyadong mainitin na naman sa ano, hindi na maarawan kasi pag natamaan ng araw yung tanim natin, matutuyuan din. Kailangan balanse lagi yung ano niya, balanse lagi yung kanyang takip, balanse rin yung init niya, hindi rin pwedeng sobrang init. Kaya mga iba dyan, nangyayari sa mga tanim ninyo, lalo pag tumutubo yung cuprinos, kasi minsan nauuna yung cuprinos dahil sa init, ang gawin nyo doon, magdilig kayo na magdilig. Magdilig kayo na magdilig. Kada umaga. Yan. At kung yung mga wala namang bakuran dyan, eh puro semento yung mga bakuran ninyo, pwede kayo magtinim sa semento. Kahit sa loob ng ano, basta may bubong. May bubong na ganyan. Ang gawin ninyo, yung semento, lagyan nyo siya ng karton muna. Karton. Tapos, konting lupa na manipis lang, kahit manipis lang lupa, basta malalatagan yung dahon. Pero yung ilalagay yung lupa, kailan lagpas doon sa sukat ng dahon. Kasi yung binhi natin na nahuhulog doon, nahulog sa lupa, tutubo yun. Yan. Bago nyo muna taniman yun, yung manilatag yung lupa ay karton sa kalupas sa simento, diligan nyo muna para basa siya. Tapos ilatag nyo yung ating substrate na dahon. Oh, yung mga ano, wala silang kaanong taniman na space, eh puro nabubungan na may semento. Ayun yung ganun yung gawin ninyo. Saka pwede kayo magtanim sa direct sa lupa. Kahit langgamin yan, okay lang kahit may langgam-langgam kasi hindi naman ano yan. Hindi naman niya kakainin yung ating binhi o yung kabuti. Parang dadanda lang sila. Ganun din yung anay. Kasi yung anay, ano lang yun, dadanda lang yung anay din, hindi naman uubusin yung dahon natin. Tutubo pa rin. Oo. So, ganun yung magtatanim. Saka po ngayon, huwag po kayo maglagay ng dahon ng ano, mga madre kakao. Huwag kayo maglagay sa tanim ninyo. Kasi yung madre kakao, ginagamit lang po yun tuwing taglamig. Yun po lagi kong sinasabi, huwag po kayo magagamit ng mga dahon-dahon. At huwag na rin kang gagamit ng fertilizer kasi mainit ngayon. Mainit ang panahon. Kahit hindi kayo gumamit ng fertilizer, okay lang. Kasi tutubo pa rin yan. Yung kabuti. Buting saging natin. So ito po yung mga dahon na ibababad ko ulit. Mamaya-maya. After 30 minutes or mayigit o 1 hour ko. Ay, wala pang 30 minutes. So, ang ginamit kong patubig dyan ay tubig na nanggaling sa water pump. Ang ginagamit ko. Tapos, pagkatapos punuin yung lalagyan ko noon na semento na ginawa, ibababad ko na yung dahon dyan. So, madali lang. Kumusta, Sir Natsor? Natsor Banaga. Yung binhi po natin ay available na po siya tuwing this Thursday. Yung shipping ko, may shipping pa ko sa Thursday. Mauna na yung mga ano, malalayo, parting Bisaya. Kasi 4 days old na yun. I-release ko na yun. Pwede na kayo mag-order or magpa-reserve na. So ngayon, payment first na po tayo ngayon sa binhi. Ang sinisingil ko lang po yung binhi ng kamuti. Yung shipping fee, doon niya lang po bayaran sa LBC. Pwede kayo magpadala sa Palawan or sa GCash, yung number ko sa Smart. Yan ang GCash number ko. O pwede rin sa M. Loerier. O pwede rin doon. Madali lang naman pagtatanim. So yung release ko ng Thursday, ang tanim po noon, mga parting tarlac na order o nevetsiha o parting ano, yung mga lusol lang, ang tanim po noon ay sa Saturday.
ang tanim nung i-release kong binhi. Pero pagdating dyan sa inyo, pag dumating po siya ng Saturday or Linggo, pwede na siyang itanim. Kasi minsan mabilis yung dumating ang LBC, minsan dalawang araw lang dumarating o isang araw. So ito ay ini-explain ko po yung ano, yung magbabad, kasi marami pang nagtatanong kung paano po magbabad. At saka yung mga nagkakakuprinos yung tanim, ay dahil po sobrang init yun, ay magdilig kayo na magdilig tuwing umaga. Umaga, kahit diligan nyo dun sa ibabaw ng ano, dun sa substrate yung naka-plastic. Buhusan nyo lang tubig dun sa ibabaw niya, yung plastic. Huwag yung bubuksan, buhusan nyo lang dun. Para lumabig yung ano niya, lumabig lang konti yung hindi sobrang init, parang mabalance. Ayan. Ito, malapit ng lumambot. Ito, lumalambot na ito eh. Lumalambot na siya, tingnan ninyo. Lumalambot na siya. Ayan, lumalambot na yung ating substrate. Ito, nagkakatubig na, oh. Ayan, oh. Pinipisil ko siya, lumalambot na, oh. Maya-maya, pwede na itong ahunin sa tubig. Ayan. May nag-comment sa akin dun sa aking page. Sabi nila, scam daw ako. Sabi ng, ano, yung mga iba. Kasi alam mo kasi pre-liningil ako ng payment first ngayon. So huwag kayong matakot na ano, magpadala sa akin ng payment first. Kasi papadala ko yung mga binili nyo. Hindi pa ako, hindi ako marunong mangdaya ng tao. Mas gusto ko pa yung ako yung niloloko kasi yung ako yung manloko. Yan. So ito sa mga beginners dyan, sundan nyo lang itong gagawin ko. Sundan nyo lang mga nauna kong video dyan. Kasi ako hindi pa ako nagagawa ng ano eh. Ng yung ano sa yung pamphlet na ano. Susun, yung mga procedure na sa ano, pamphlet. Ang ginagawa ko kasi puro video. Puro actual. Pinapakita ko. Pero gagawa din ako nun. Ng ano. Para ma-explain ko yung ano. Mga pagtatanim sa panahon ng taglamig, panahon ng tag-ulan, at tag-init. I-explain ko rin yun sa ano. Isusulat ko rin yun. So, nakita nyo na. So, yung mga beginners dyan, ibabad nyo ng 1 hour to 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes o 1 hour, tanggalin nyo po sa tubig, dito sa tubig na pinababadan, iahon ninyo, itabi nyo muna. Kahit nagbabad kayo ng mga gabi, ganito, kasi gabi ako nagbabad, itatanim ko ito bukas ng umaga. Bukas ng umaga ko itatanim ito. So, walang problema, wala namang problema pag bukas itanim. Pwede rin kayo magbabad ng umaga, pwede rin itanim ng hapon. Pwede rin. Pwede rin itanim ng hapon. So, ganito po yung kahaba ng ano, pagputol. Isang lolar po ito, 12 inches yung haba niya. Tapos yung kanyang hawak na tali ay hanggat mahahawakan ninyo. Ayan, hanggat mahahawakan niyo yung patali, yung dahon, ganyan. Tapos talian niyo siya. Ito, oh. Ito yung may tali, oh. Tali ng kawayan. Pwede rin istro yung pantali, pwede rin na pantali yun. Kasi ito, binibili ko na kasi ito sa mga matatandang gumagawa. Eh, wala silang pambili ng straw. So, ang gamit nila yung kawayan na ginawa. Kasi may mga kawayan sila. Hindi na nila binibili yung ginagawa lang nila. Sila lang gumagawa. Ayan, dali lang. O, sige guys. Kontakin nyo lang ako sa number ko. Doon sa number ko, yung 0948483077. Sige po. Habay po.